after that, yung mga text messages, no, na sinabi na banggit. So share ko muna to. Yung hindi dumating yung testigo, no. May sa ibang ano kasi to eh, sa ibang angulo ito eh. King Cut Channel, yan. Thank you King Cut Channel for coming to town. All right, no. Sana tayo. Yon. Ayan, ano. So, yan, ano. Tay natin, ano. Mga kapatid, no. Yan. Na-wave na siya, pero ipipresent nila uli sa proper trial. So, talagang medyo talagang matagal na proseso ito. Hindi natin alam kung hanggang kailan ang ano nito. Kasi, hindi nga nakaano itong mga, yung mga hindi naka-attend daw ay sa proper trial daw darating. Yun ang sabi. Hindi natin alam. Yun ang sabi ng abogado ni Atty. Calleja. So they have only 2 weeks to present. Mr. Detronautis and Ms. Ordinaire, this will be on November 7th. Tapos na tayo. Kaya ibig sabihin doon sa tapos na tayo, ano? Hindi ko lang alam kung ano ibig sabihin niya doon sa tapos na tayo. Ayan. Marami pa rin siyang information na na-receive. Pinakamarami po siya sa mga niya, but she continues to be concerned because of, hindi ko sabi eh. Pwede sabihin reliable information to stop from people. Mayroon din kasi isugal mo yung buhay, no? Kasi nga, mayroon na mamatay sa loob ng kulungan. May mga gwardiya pa, no? So, yan pa eh, may mga, di ba? May mga threats, no? Di ba? Kahit nasa labas ka nga, pwede ka mapatay. Tapos, kahit na nasa loob ka o nasa labas ka, talagang pagka, ano, napapatay, di ba? Pero may isang protection from the board. No naman. Basta report just wanted to know how it was for bombs and NBI. Yung safety niya for sa NBI. Yes. You have been a lot of your time. No. Yes, the police are coming. Mabagal ang call-off. No? Mahirap ang mahirap na wala kang makapasa. Yan yung ano situation ni Bong ngayon, ano? Ito na yung situation, pakinggan niyo. Na wala kang makapasa, yung kasama, yung mahal sa buhay. Ayan. Pasensya na medyo emotional. A little bit emotional right now because I was with Bong for 8 years. And this is really heartbreaking for me, pero instead, may proseso, which is completely flawless. Ayun. Yan yung confident because we're doing ideas. Yun lang naman. I'm not saying kung mag-iayin the decision of court, but because we're preparing very high, we know the evidence and the law, kahit na paano, eh, meron kami nakikita ang mukhang naman si Leo. So, but in any event, handa kami. We just were there. Ang dami nang lahat ng mga. Yan. Bali yung situation, ano? Ni Bong Navarro. Ang dami na pala niya, sorry. Hindi ko mabasok dito sa ano natin eh. Live chat natin eh. Meron pa yan, may sasabihin pa yan, mahaba kasi yan eh. Hi po Sir Perdy, good noon.
Mega love shout out to all. Emma Ramos, hello. Si Nanay Emma Ramos, no? Good morning, sir. Sabi ni Amida Mohamed. Neng palang daw, no? Opelia Reyes, good morning, sir. Pretty safe states. God bless you always. How unusual mismo mga kaganapan, ano? Yun yun, ha? Yun yung tinatanong niyo kung ano na ang sitwasyon, no? Ni ano, no? Pero another lente ito. Sa ibang lente kasi ito, eh. Kaya ito, mas parang naano rito, medyo kompleto sa ibang lente kasi kinuha ito, eh. Good morning, sports at Birdie. Hindi ito kasali sa mga balita-balita. Kinuha ito sa ibang lente. Amy Howell, sana makalabas sa sibong, no? God bless you, Birdie. Thank you. Michelle Guzman, yung tapos sa sinasabi ng abukado ni Bong, baka labas na siya. Ay, sana, Lord. Oo. Jinkai da Chanel, good noon, Sir Birdie, Ebel Das Martiu, no? Magbaba lang kayo ng inyong mga Ebel Pass, no? Good morning, sir. Mina Pieto, hello, California. Thank you, mga nag-ano sa ano, no? Thank you. So, maraming salamat sa inyo, no? At meron pa dito. Gaya ng CCTV footage sa condo at ang sinumpang sanaysay ng Acora TV host na si Bong Navarro. Hawak na rin ngayon ng NBI ang ilang text messages ni Seth Degree sa aktor isang araw matapos ang pabubog sa kanya. Yun yung mga text. Ang text message, ayan. Sinabi ni Lee na dapat bayaran ni Navarro ang mga nasirang gamit sa condo unit ni Denise Cornejo gaya ng sofa at TV. Dapat daw itong ibiposto sa isang bank account. Kung ito, meron pang babala si Lee na may mangyayari sa aktor kapag inulit ang ginawa nito. Sa isa namang text message, sinabi pa ni Lee na pwedeng kausapin ng aktor ang bank manager para mabayaran ang mga nasirang gamit. Kapag hindi raw nag-deposit si Navarro kinabukasan, alam na raw niya ang mangyayari sa... Ayan, meron threat, eh. May threat na kasama dito, no? At meron ditong na very compelling evidence, no? Kanya, sa sumunod na text message, tiniyak ni Lee, natutupad siya sa pinag-usapan nila ni Navarro kahit ipagtanong pa niya sa kanilang mga kaibigan. Nakapagbigay lang daw sila ng hustisya at hindi extortionist. Barya lang din daw sa kanila ang ibabayad ng aktor. Sa ika-apat naman na text message, hinamon ni ang aktor na ilabas na lang sa media ang lahat para malaman ng tao ang nangyari. Susubukan... Ito yung pinaka-importante, no? Ito yung sinabi rito ni Cedric Lee. Nag-complain ka pala sa NBI, ha? Gusto mo pamedya na lang natin ito. At nang malaman ng buong bayan ang ginawa mo. So, nag-complain ka pala sa NBI, ha? So, ibig sabihin pala nito, ang ibig pala sabihin nito, nag-complain ka pala, kasi nauna si 23, eh. Nag-complain na si, di ba, 22. Kinabukasan, nag-complain na si Bong Navarro, sa NBI. Kasi nga, nag-lulupi siya. Tinireten siya, no? Siya unang nag-complain, eh, bago itong mga to. So, sa susunod nating mga pagtalakay, ay yung mga tumakas pala to, Cedric Lee, at saka yung kasama niya, si Raz Bayon. Meron silang mga, marami palang pangyayari to, no? Nung nangyari kasi to, maliit pa ako, bata pa ako, eh. Nung nangyari to, eh. So, kaya gano'n, no? Kaya, di ba? Bata pa ako noon, kaya... Nung mangyari ito. So, shout out watching from UAE. Good afternoon, ano? So, saan ito? Pakinggan natin ito. Meanwhile, kumbaga, malayo, hindi siya napayayan ng mga pinay. Pero represent natin, may scene si Bernice ba? Hindi. So, kaibigan ni Nina, friend niya. Isa sa mga outside nung sa mga kumbaga talagang friendly iba, hindi nagsama dun sa mga kaso dahil. So, hindi din nakasuan to sa gay court. Bali, ang nangyari dyan, ano, hindi man na-present yan, ipipresent daw nila yan sa mga susunod pa, no, na pagtalakay, no, sa susunod na, ano. Asan na ba ito? Hinamon nini ang aktor na ilabas na lang sa media ang lahat para malaman ng tao ang nangyari. Susubukan pa ng NBI na i-retrieve ang mga palitan ng text message sa pagitan ni Navarro at Cornejo. Nang una nang sinabi ni Navarro na noong nasa estasyon sila ng polis, kinuha ni Cedric Lee ang kanyang cellphone at binura ang palitan nila ng text.
Diyan mo lang makikita agad, eh, mabigat na ebidensya na agad yan. Saka tumakas pala to. Tumakas pala to. Hindi pala ito basta-basta lang. Ano. Tumakas pala ito doon sa Eastern Samar na huli to eh. So meron tayong mga gano'n na hindi ko pala nga na ano ngayon, di ba? Na ano, pero hindi kasi natin masabay-sabay. So kung ikokontra mo, doon sa paliwanag ng NBI, nung pumunta sila doon sa may kwarto ano, ni yun, Denise, ay malinis naman, wala naman nabasag, wala naman nasira eh. So taliwas ito sa mga text messages ni Lee na kailangan magbayad, no? Na kailangan magbayad, magbayad ka kasi nawasak yung mga ganito, ganun. So, parang nangangatwira na lang dito si Cedric Lee dahil doon sa nangingi siya ng pera. Parang very defensive na kasi alam niya na nagreklamo na sa NBI. So, alam niya na yung mga text niya ay recorded na. So, kaya sinabi niya yung mga ganung bagay dahil alam niya na... Pero yung una, yung mga text, syempre, wala pang NBI na ano noon na tinatakot nila. So, yun ang kinuha ni Cedric Lee at binura niya yung mga... pinag-usapan doon. Shout out watching from si Marie Montesillo. Peso Maria, hello, good afternoon sir. Hello po lahat ng magandang tanghali, no? Sir Perdy, si Melchor Tayag, thank you Melchor, no? For coming to town. Peso Maria. Sana makalabas talaga si Bongo. Maganda-ganda naman yung tinatakbo ng kaso. Gawa nga ng medyo parang tinatamad na rin yung prosecutor eh. Kasi nga, hindi naman na-attend yung mga, ano niya, witness. Ewan ko kung a-attend tong Jed. Kasi, kung ako yung depensa, ay ba, isama mo si Kalma. Kasi kung magkasama kayong dalawang wala sa CCTV, di ba? At saka yung gwardiya, bakit hindi kayo kasali sa, bakit ayaw nilang i-ano yung, maraming, ano rito sa, anong to, kasong to, no, maraming, kaya nga yung sinasabi nyo doon sa mga comments nyo, no, nababasa ko din naman lahat. Eh, ang sinasabi nyo nga dito, marami to eh. Saka nasaan kaya mga konsensya niyan, mga ganon, ang dami yan. Yung mga, bakit ganito daw ang batas sa Pilipinas, ano? Yung batas sinisisi hindi po yung batas po, walang problema sa batas eh. Yung interpretation sa batas ang nagkakaproblema. Yung batas so maliwanag naman kung talagang malinaw lang yung isip na nagbabasa eh. Pero kung talagang iba, binabaluktot lang ang batas, diba? Nakita na nga, wala na nga ang probable cause, wala na nga. Nakitaan na nga sa lower court saka sa may DOJ, wala nga probable cause eh. Tapos biglang nagkaroon ng probable cause. Dahil nag-iba-iba ng statement. Tatlong affidavit ang ginawa para lang magkaroon ng probable cause. So, anong klaseng ano to? Bakit tinanggap yung pangatlong affidavit? Ilang affidavit ba yan ang kailangan? 100 affidavit? 10 affidavit? Wala namang maliwanag, no, na grounds para magbago siya ng affidavit. Dapat merong kang grounds, no, na tatlong beses eh. 'Di ba? Tatlong beses ka na. Hindi lang yung pagpapalit niya ng ano ng statement major. Hindi siya yung nakalimutan lang. Katulad ng January 17, sabi niya, wala naman nangyari ng January 17, di ba? Pagkatapos, iniba niya ito na meron na rin daw sa affidavit niya. So kung ikokontra mo nga sa affidavit at sa video at saka ikokontra mo at sa kanila, hindi ko tumutugma talaga. Meron talagang discrepancy, no? Kaya yung kanilang mabuhay masyado, yung kanilang ebidensya. At saka ang una man nagreklamo dito, si Bong eh. Nagpa-NBI siya, hindi naman rape ang nauna rito. Yung rape, saka na lang yun, nag-contra-demanda lang sila ng rape. Aning palagang manggaw. I hope and pray. Kasi kung na-rape to, dapat nagreklamo na to sa gwardiya. Diba? Nang ano. Kaso hindi, tinago nila. Tinago nila. Tapos talagang planted eh.
magiging tanga-tanga, nagtatanga-tangahan lang si Baarde kung sasabihin ko talagang rape to. Kasi yung circumstantial evidence na nakapaloob dito, lahat ng mga ebidensya, eh parang frame up ito. Pag oras na nagsuplong ka, demanda rape, abutin ka ng demanda ng rape. Kaya dapat hindi binigyan to ng probable cause sa akin, hindi ko to bibigyan ng probable cause eh. Unang-una, tatlong beses siya nagpalit ng statement. Yun pa lang eh. Pangalawa, sino una nagdemanda? Yung rapist. Putang ina, pag rapist ka, ikaw unang magdidemanda. Kailan naman nangyari yung... Siyempre, pag nang-rape ka, puti hindi ka magdidemanda kasi nang-rape ka eh. I-rape, yung na-rape mo, ang ididemanda mo. Eh, paano nangyari yun? Kailan nangyari yun? Na yung na-rape mo, ang didemanda mo, ikaw ang may nang mas malaka, mas maano ang ginawa mong kasalanan. Di ba? O, kailan nangyari yun? Yung pa lang yung mga ganitong logical, oh, hindi man lang tinignan ito ng, ano, no, ng Court of Appeals, no? Na nagbigay ng probable cause. So questionable ho yun, yung probable cause ng kasong ito. Kasi bro mo ha, sino una nagdemanda? Si Bong. January 23 pala nagsampa na ng NBI, nagpa-NBI na ito. Eh kung nang rape ka, bakit ka magsasampa ng kaso? Di ipit. May ikaw ang maiipit ng rape. Di ba? Dapat ang una nagdemanda sila si Liz. Sila ang nagabiyado eh. Maria Teresa Epariol. Hello po, good day sir. Melchor Tayag, no? Na-dismiss na yan noon pa kasi, ay, happy birthday nga pala kay ano, no? Kay Santi, no? Santi. Santissima Trinidad ng Bacoor, no? Si Santi Tondeng. Happy birthday sa iyo, no? Maligayang karawan sa lahat na Melchor Tayag, no? Larry Boy, 35. Good morning, good afternoon. Sabi ni Larry Boy na ating kapatid. Kumusta naman na nangyari sa inyo? Sa bagyo, eh walang yatong bagyon to. Eh sabi naman sa akin, ang explanation sa akin, sabi ko bakit ganito yung bagyo, pasuray-suray, parang lasing. Pupunta ron, papunta, angat nito, pupunta ron. Tapos pupunta rito sa Marinas. Ano ba ito yan? Saan ba talaga yan? Di ba dapat ang bagyo, diretso lang yan? Eto nagsigsag eh. Eh sabi naglilinis lang daw para sa undas. Sabi ko, di sige. Kako. Live daw po yung magiging human. So, ang mangyayari po kasi, November 3 po ng 1 o'clock, yun po yung pagbibigay ng mga relief doon po sa San Gregorio, Nagilian, La Paz, Abra po, doon po sa barangay po ni Ate Treasurer Feli Damian. At sa araw po na ito na bali naka-ready na po yung aming mga ipamimigay doon, umabot na po tayo ng 120 packs of grocery at saka 5 kilos na bigas. Kasi may kasama po doon yung apat na VIP PWD po natin na recipient. At President. Yes. Ne, President Bilbio. President Bilbio, yung location po na paggagawan is San Gregorio Nagilian, tama ba? Yes po. San Gregorio Nagilian, La Paz, Abra. La Paz. Okay. Ito po yung ano. Pero yung ano po, magdadagdag pa rin po na ano, dahil si Pres Emmy nga po ay talaga namang lubos po kaming nagpapasalamat sa kay President Emmy Singson ng FFCI Ilocos Sur Distrito, dahil kung wala po siya ay talagang hirap na hirap po kami, dahil mahina po ang signal doon sa Abra. Siya po yung talagang pumunta doon, talagang sinadya po niya yung pagpunta doon noong Friday para po kausapin yung kapitan. Sila po ang bahalang nag-usap at
Salamat ng marami kay Pres dahil talagang ginawan niya ng ano ng paraan para po magkaroon ng magandang communication dahil ko sa Abra po medyo mahina po ang signal doon. So siya na po yung talagang nag-effort na pumunta doon sa Abra. At sa lahat po ng mga sponsors, gusto kong magpasalamat. Isa-isahin ko na po ha, kay Pressman Steel ng Canada na kauna-unahang nagbigay ng pledge. Kay Press John, kay Press James Paul Agoncillo ng Oriental Mindoro, FFCI Kuwait Chapter, sa pangungunan ni President Arnusa, FFCI Belgium, sa pangungunan po ni Ate Flor Press Fernandez, kay Sister Claire Sujo ng Spain, maraming salamat po, individual. President Jonet Madria ng Brunei. FFCI Brunei po yata ito. Kay President Phoebe Guay. FFCI USA Return. Sa isang individual na anonimo, maraming salamat po sa ano mo, sa binigay mong ayaw po magpabanggit ng pangalan ni Miss Anonymous. So, nagbigay po siya. May Anonymous. Ayaw po magpabanggit. So, tawagin na lang po natin siyang Miss Anonymous. So, salamat po ng marami. Nag-effort din po kayo. Talagang President, maraming salamat po. President, as of now, ilang families po ang matutulungan natin yan sa Abra? Sa ngayon, yung nakaripak na po, Sir Limor, is 120 recipients para sa 120 recipients. So, magdadagdag pa po si Press Ems bukas dahil baka magsasarado po yung, magsasarado po ang mga, narinig ba ko, Limor? Yes po, ayos po. Nag-automatic kasing nag gano itong ano ko eh, yung cleaner ng space cleaner. O, di bali na po. Yung 120 ay madadagdagan po yun dahil magbibili pa si ano, bibili pa sila bukas at magre-repack pa ng kadagdagan. So, I think ang sabi po ni Press Ems ay baka aabot po kami ng 125, 130, parang gano'n. Nako, nalaglag. Akit po na kayo, President Luliwa. Nako, nalaglag na. Ako ba ang nalaglag o na nawala ang FFCA Greece? President Luliwa? Mega Love shoutout din kay Utol North Tiger sa comment section. Ayan, at kay Ma'am Lagueta 88. Sino yung nasa taas? Si Sliwa de la Cruz, FFCA Greece ba yan? Yes, Ma'am Lagueta. Ayan, Ma'am Anita Valdez. Ayan, bumalik na sila. Alright. Go ahead again, President. Mega Love shoutout din kay Bautista ng FFCA Hong Kong. Ayan, go ahead po, President. Po, kasi po, nag-automatic na nag-ano yung pan natin dahil sobra na natang dami ng virus ng mga ano natin, cellphone natin. Hindi na po maiwasan ito dahil nga dito sa YouTube, puminsan maraming virus kaya automatic po na naglilinis. So, nasaan na po ako kanina? Kasi nasabi ko doon sa yung sa, 100, sa mga yung, 120 pa. Pero abutin po tayo ng mahigit. At yung sa pinapasalamatan ko po hanggang sa FFCI ano lang ha, sa FFCI USA. Tsaka si Anonymous, yung Anonymous po, President. Sila din po ay nagbigay ng
kanilang tulong para po sa Abra. And then, ang ako kaya mahina si Ngan? Go ahead po, President. Okay na po. Signal ako. Okay. Ang ito po yung napakaganda at saka napaka